si Lord, sabi mo sa katabi mo, God bless you. Hallelujah. Pero bago tayo magsimula, sumigaw muna ang bawat isa ng Hallelujah! Marami. Warm up pa lang yan. Warm up pa lang. Bago tayo magsimula, Brother Hector, pwede po bang pakiplas yung Bible verse natin? Napakaganda itong sinabi rito sa awit. Ayun, awit 145 verse 1 to 2. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, basa! Hallelujah! Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko. Wala. Okay, ulitin ko po. Awit 145 verse 1 to 2. Ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Amen! Woo! Are you ready? Ibig mo ang siya, mahalaga sa akin, sakit.
kailanman. Pasasalamat at magpakailan. Napakabuti ni Lord. Minsan pa po, tuloy-tuloy lang po natin magpuri kay Lord. Hallelujah. Woo! Come on! Halika na, purihin natin siya. Halika na, halika na, awitan natin siya. Halika na, halika na, luwalatiin siya. Halika na, halika na, itaas ang ngala niya. Tara na, halina't magbabal, babal sa posisyon niya. 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 Halika na, purihin natin siya. Halika na, halika na, awitan natin siya. Halika na, halika na, luwalatiin siya. Halika na, halika na, itaas ang ngala niya. Malungkot yata. Amen. Uy, salit lang. Parang malungkot yung kapatiran natin dito eh. Sabi mo sa katabi mo, galaw mo naman yung bewang mo. Sumayaw ka. Magbabad tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on. In 3, 2, 1. Sabayan niyo ako. Sumayaw tayo ha. 1, 2, 3. Halina't magbabad. Babad. Babad sa position niya. Halina't magbabal, babal, babal sa posisyon 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 niya. Halina't magbabal, babal, babal sa presensyon niya. Sama! Halina't magbabal, babal, babal sa presensyon niya. Halina't magbabal, babal, babal sa presensyon niya. Babal sa presensyon niya. Tuloy-tuloy lang po tayo magpuri kay Lord. Ang sarap magpuri kay Lord. Nakakapagod pero ang sarap magpagod pag ikaw ay nagpupuri kay Lord. Amen? Sabi niya po sa salita, sa verse, woo! Paki-plus nga Brother Hector. Napakagandang sinabi niya sa kanyang salita. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Sabi niya po sa awit 9:1-2, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Hallelujah.
aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilas-gilalas na mga gawa. Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan. O ikaw, nakataas-taasan. Hallelujah. Palakpakan mo ang Panginoon. Grabe. Patuloy lang po natin awitan si Lord. Ano man po ang pinagdadaanan mo ngayon, magpuri po tayo sa Panginoon. Amen. Ipasa Diyos po natin lahat. Kasi ang Panginoong Diyos ang may control ng lahat. Siyang magbibigay sa iyo ng kagalakan, kasiyahan, pagpapala, hindi lang po sa material. Magandang kalusugan. Amen. Kaya patuloy lang po tayo magpuri. Amen. Hallelujah. Napakabuti ni Lord. Come on, church. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Once again, walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Pupurihin! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Kadakilaan mo hindi mapapantayan. Woo! Patuloy lang po natin purihan, awitan si Lord.
Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karanalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kamurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan Jesus. Tunay Panginoon, ng kadakila mo hindi namin mapapantayan. Hallelujah. Patuloy lang po natin awitan si Lord. Alam niyo po, sa buhay ng Kristiyano, hindi na uso ang mag-backslide. Amen. Sa katawan mong yan na pinagkatiwala ni Lord, dapat ang naghahari po dyan ang Espiritu ng Diyos. Ang presensya ni Lord. Amen. Kaya ipakita po natin kung paano po naghahari ang Diyos sa ating buhay. Awitan po natin, purihin natin si Lord. Come on, church. Ang puso ko'y dinudulog nagpapakumbaba, nasusumamo, pagking dapati mo'y ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay umisang. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nasusumamo, paghinda pating mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo,
susumamo pag hindapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lutukan ng iyong wagas na pagsinta. Purihin po ang Panginoon. Thank you very much, bro. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, masarap, Panginoon, na ikaw ay aming purihin. Ikaw ay aming sambahin, Panginoon, ng tunay at totoo, O Diyos. Salamat, Panginoon, na wala kang lalampasan sa mga anak mo na nagsusumikap, nagawin ang nais mo, nasambahin ka, itaas ka ng tapat at totoo. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pribilehyo, Panginoon, na kami po ay umawit, na kami po ay pumalakpak, na kami po ay magtaas ng kamay for your glory, O God. Salamat, Panginoon, kabilang kami sa inyong pamilya. And Lord, we dedicate to you your message to all of us this morning. Katagpuin mo bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba at handang magpaturo sa iyo, Panginoon, na hindi yung nais namin ang masunod, kundi yung nais mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katahimikan na may kalakip na punong-puno ng kagalakan habang kami ay nagpupuri at nagsasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan sa umagang ito. Aming salamat, Panginoon. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Mga kapatid, please be seated.
Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa. Praise God. Thank you very much, bro. Purihin po ang Panginoon. Ang, wala yata, problema yata ito, bro. May problema yata ito. Napuputol-putol. Ito ba yung number one? Ito yung number one. Siguro. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Napakainit po ng panahon sa labas, pero mas mainit po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Mainit po sa labas, mga kapatid, kaya huwag po natin kakalimutan magbaon ng tubig. Huwag po natin kakalimutan ang uminom palagi ng tubig. Grabe po. Sabihin mo sa iyong katabi, you are blessed because you are here. Amen? Mapalad ka, wala ka sa beach. Maraming nagbi-beach, pero mapalad ka kasi nandito ka ngayon. Amen? Alam mo, yung mga iba, kahit Linggo, nagbi-beach. Pero, tayo po, mga kapatid, hindi tayo maliligo sa beach. Maliligo tayo sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Yung beach nandyan lang, kahit sa December, pwede ka mag-beach. Nandyan lang yung beach. Pero, yung presensya ng Panginoon, kapag wala ka isang beses, you miss half of your life. Marami kang mamimiss. Marami kang makakaligtaan. Kaya sa aming mga masugid na taga-subaybay from abroad, from Philippines, na nandyan po sa ibang lugar, stay put lang po kayo dyan. Enjoy the message. Enjoy the presence of God, mga kapatid. Mahal na mahal po namin kayo. Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo na sumasamba sa ating Panginoon na nakatutok po sa ating vision, sa ating cellphone, sa ating computer. Maraming maraming salamat, mga kapatid. Last Wednesday, nagkaroon po kami ng bisita ni Ate Lorena dito sa church kasi nga po bumisita po yung kaibigan kong pastor, si Pastor Deo, na kumpari ko, at yung asawa niya ay kaibigan ni Ate Lorena, nagtatrabaho yung asawa niya sa electric, dating president ng asosasyon ng mga CPA sa probinsya yata ng Tarlac, hindi ko alam. And then kasama din namin yung kapatid ni Architect Bildan, si Ate Lisa, ano? Bayaw niya. Bayaw ni Architect Bildan. Si Ate Lisa, kasama namin. Kasama din namin yung, sila po ay taga CCF, mga kapatid. Mga member sila ni Pastor Peter Tanchi. Pero taga Tarlac po sila. Kasama namin yung isang ninang ni Yanib na nung tumatakbong presidente si Manny Villar ay kasama siya sa commercial niya, kung di ako nagkakamali. So, matagal na po nilang gustong mamasyal po dito sa church. Makita itong ating bahay-sambahan kung saan kami nagpapastor ni Ate Lorena, at purihin po ang Panginoon. Ay sila po ay nakarating last Wednesday. At they are so much blessed, mga kapatid, kasi po hindi naman tayo kagaya ng ating mother church na marami talaga pong nagsisimba doon, maraming supporters financially, pero they are so much blessed kasi nagawa ng Panginoon ang ganitong bahay-sambahan dito sa ating minamahal na bayan ng Victoria. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Ako po ay forever grateful, forever na nagpupuri sa ating Panginoon. Sino bang makapagsasabi, ano, mga kapatid, na sa ating panahon, bibiyayaan tayo ng ganito ng Panginoon? Amen? Wala pong makapagsasabi, mga kapatid, na dumating ang panahon, meron po tayong ganito
na bahay-sambahan na kung saan mas komportable na tayo ngayon kumpara noon doon sa dati. Kaya napakabuti po ni Lord. Nag-prepare kami ng konting pagkain pero hindi sila nagpatinag. May dala-dala pa po silang pagkain. Nung time na yon, tinapos na po yung harap ng ating church. Palakpakan po natin si Lord. Tapos na po yung harap ng ating church, mga kapatid. No? Pwede nang mag-park yung mga customer ng RCS. Kasi talagang ganun po yata yung kanilang pagka sobra na doon, wala nang parking, talagang dyan po sila magpa-park. Di natin mapigilan yon. Huwag lang nilang haharangan yung ating gate. Kaya kung kayo mag-grocery, mga kapatid, i-park nyo na lang dito sa loob. Kung kayo po na may mga sasakyan na mag-grocery dyan po sa RCS, dito na lang po tayo sa loob mag-park. Ang linis na pong tignan sa harap. Siguro sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, yung pinakagilid ng bakod ay palalagyan po natin ng halaman para mas lalo pong maganda sa paningin, maganda sa mata yung ating harap ng church. Purihin po ang Panginoon. And last, kahapon, ay umattend po kami ng leaders enhancement training. Kaya tinawag nilang LET. Leaders Enhancement Training. Ako po personally, mga kapatid, I'm so much blessed sa mga tinuro po ng mga magigiting na lingkod ng Panginoon doon po sa ating Mother Church. From Pastor Banjo, Pastor Paul, Pastor Dandan, samahan pa ng mga nagpatotoo, yung mga nagtestimony, mga kapatid. Yung mga nagtestimony na yun, narinig naman natin, marami din po silang mga pinagdaraan ng problema. Pero hindi po naging sagabal sa kanila yung pagseserve sa ating Panginoon. Hindi po naging sagabal sa kanila, mga kapatid. Bagkus, tuloy-tuloy pa rin. Kasi kahit sino naman sa atin may mga problema. Sino may problema? Taas ang kamay. Sino may mga pinagdadaanan sa buhay? Taas ang kamay. Pero kapatid, tandaan mo, hindi pa tapos si Lord sa kwento ng buhay mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo may pinagdadaan ng pagsubok, may pinagdadaan ng hamon, challenges sa buhay. Pero tandaan mo, kapatid, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. The best is yet to come to all of us. Amen? Amen? Meron ngang tumawag sa akin, Pastor, ano bang mas magandang ilabas naming sasakyan kumpara sa'yo? Toyota ba o Geely? Eh syempre, naka-Toyota ako. Pero Geely naman yung sa pamangkin ko. Syempre, para sa akin bro, Toyota, sabi ko. Pero maganda rin naman ang Geely. Tignan mo naman yung kila Ibon, Geely din naman. Kasi dalawa lang yung tanong niya eh, Toyota o Geely. Kasi Pastor, ito yung gusto ng misis ko, Geely. Natawa ako, sabi ko sa kanya, sumunod ka na lang sa gusto ng misis mo. Sabi ko sa kanya, total, mag-i-enjoy pa rin naman kayong parehas. Ano mang klaseng sasakyan yan, basta yun ang gusto nyo at dun kayo masaya. Go for it, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ibig sabihin niya na patuloy na anuman, minsan, kailan lang nung nagkikwento siya sa akin ng problema niya. Pero after how many months, after how many weeks, yung problema niya na ikinikwento niya sa akin, na iniiyak niya, ngayon ang hinahanap na niya kung anong brand ng sasakyan yung gusto niyang ilabas. Alam niyo po mga kapatid, bakit ko kinikwento ito? Kasi yung pagsubok natin sa buhay, hindi permanente yan. Amen? Pansamantala lang lahat yan. Amen? Nasa sayo lang kung paano mo tignan at kung paano mo paganahin yung pananampalataya mo. Nasa sayo yan, kapatid. Ngunit yung problema natin, tandaan mo, ulitin ko po ito, for the meantime lang lahat yan. Amen?
Pero tandaan mo, hindi yung tinanong niya sa akin na sasakyan ang solusyon ng problema niya. Si Lord pa rin. Amen? Amen, mga kapatid? Grabe po. Parang kailan lang nung tinatanong ako ni Ate Emma din kung kumusta yung, kung paano namin, ano yung kaninong bangko kami, kung paano yung pag-apply namin doon sa aming sasakyan. Sad to say, hindi ko siya nasagot kasi nakalimutan ko na. Dahil ang naaalala ko lang talaga, nung maglalabas kami ng sasakyan, ayaw kaming bigyan. Hindi kami ma-approban. Alam nyo po, one time, dahil hindi kami ma-approban, one time, bumagyo ng napakalakas. Nagsara lahat ng simbahan. Hinatid kami ni Paring Paul Pineda para magpatuloy ng worship dito sa church. Sarado lahat ng church. Catholic, Iglesia ni Cristo, lahat ng mga kapilya na madaanan namin, sarado. Ang nagpatuloy lang na nagpuri kay Lord, nag-worship kay Lord, TFBC Victoria. 15 lang kami noon, mga kapatid. Wala kaming lunch noon, kaya yung tithes and offering namin, ipinili namin lahat ng Angel's Burger. Nandun pa lang kami noon. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, ayaw kaming aproban ng Toyota. Ayaw kami. Sabi ko, ganyan ba, Lord? Sabi ko, kung kailan ganito ang panahon, tatawagin ko pa ang kaibigan ko para ihatid kami. Hindi ba pwedeng pa-approve nyo na kami sa Toyota? Sabi ko, wala kaming pag-asang ma-approve. Kasi ang taas ng hinahanap nilang financial statement ng aming pamilya, ng kaming mag-asawa ni Ate Lorena, at hindi namin kayang ilabas yun. Wala namang kaming land title, wala namang kaming malaking bangko. Ang meron lang talaga sa amin is yung paniniwala kay Lord na pwede rin kami na magkaroon ng sasakyan. Alam nyo, mga kapatid, dahil sabi ko nga, na-challenge siguro ang Panginoon, ano? Bumagyo, pero nagpatuloy pa rin po ang gawain ng Panginoon. Alam nyo po, dahil baha, nag-preach po ako nakapaa. Nakataas yung pantalon ko, mga kapatid. Tuloy pa rin po. Wala nang live, wala nang ganito, wala nang banda. Acapella na lang. Kasama ko yan noon, si Ate Lani. Maliit pa noon si Yanib. Ayan, si Ate Ayat. Kasama namin yung mga ibang young people, no? Alam nyo po, kinalunisan po. Hindi ko matanda, hindi ko maalala kung Lunes, kinabukasan or Martes or that week po. Tumawag po yung Toyota. Pumunta po kayo dito. Pwede na po kayong mag-apply. Pwede niyo na pong ilabas ang sasakyan na naiibigan niyo. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid, no? Ang agent po namin noon ay yung bayaw ni Kuya Nicky, si Sir Garrett. Yun po yung kaya nung pagdating ko sa bahay nila, Kuya Nicky, kilala ka raw ng kapatid ko, Pastor, sabi ni Doktora. Sino po yung kapatid nyo, ako? Paglabas ni Sir Garrett, oh nga pala, siya yung agent ko. Tignan nyo po, 8 years ago, taga Victoria yung nag-ahente sa amin ng aming sasakyan. Mga kapatid, hindi rin po kami excuse sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problema sa buhay. Akala nyo lang minsan pag tumayo si Pastor Conrad walang pinagdadaanan. Meron din, mga kapatid. Meron din po. Pero tuloy lang po sa ating Panginoon. Kagaya nga po ng sinabi ni Pastor Dandan kahapon, tuloy-tuloy ka lang. Kasi ang pangit yung tuloy-putol na paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil lang sa mga problema. Kasama yan sa buhay, lalo na sa ating mga Kristiyano. Kasama ang pagsubok, kasama ang suliranin. Pero tandaan mo, kapatid, kasama rin ang pagpapala sa pagiging mananampalataya. Amen? Palapakan natin si Lord. Nuulit ko po, yung mga challenges sa buhay, yung mga pagsubok sa buhay, for the meantime lang lahat yan. Pansamantala lang lahat yan. Hindi yan permanente. Langit lang ang permanente sa atin. Amen? Mga kapatid. Ayun nga po, nag-attend kami kahapon at ako po personally masayang masaya. Gusto kong i-focus lang ang buhay ko
kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, na sana po magsama-sama tayo. Samahan niyo po ako sa pinapagawa ni Lord through our Mother Church, TFBC, Maine. Yun lang po sa akin, mga kapatid. Kasi po, kung titingin po tayo sa mga problema, madidistract lang po tayo. Hindi natin magagawa yung pinapagawa ng ating Panginoon. Getting wise and being ready. Maging wise po tayo, mga kapatid. At lagi tayong handa sa mga bagay na ipinapagawa ng ating Panginoon. Para po sa akin, kung lagi nating ine-entertain ang problema, sayang ang panahon. Amen? Sayang tibiyag. Sayang ang panahon. Hindi mo namamalayan, 10 taon ka na nagpapalaki ng problema. 10 taon mo na minamagnify ang problema mo. 10 taon ka na nagre-rebelde sa buhay mo, kapatid. Hindi mo namamalayan. Sayang. Sayang. Kabsat. Madamdama. Uy, kung nanayapo Diyos, agawit kan. See? Pag pinapauwi ka na ng Panginoon, doon mo sasamantalahin. Ayusin ko na. Magpo-focus na ako. Ba't di pa ngayon, mga kapatid? Ba't di pa ngayon? Getting wise and being ready. Dapat lagi tayong handa sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Pwede bang tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon? Ito po, alam na po natin ito eh. Alam na po natin ito. Nabasa ko na rin po ito. Baka naging topic na rin po natin ito na dito natin kinuha sa talatang ito. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 namay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino namay nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. May reserba pa sila. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Ang ibig sabihin ng naantala ay na-late, nahuli ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ayun, mga kapatid. Nantok sila. Dahil na-late nga ng pagdating ng lalaking ikakasal. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal! Lubabas na kayo upang salubungin siya! Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Handa kami mamubasit ng langis. Unulana. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka, sabi naman nila, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman. No. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis habang wala sila. Yun. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Sa ibang translation ng Bible na Tagalog, ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya,
Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala, sabi ng Panginoon. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang oras, ang araw. Sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa natin sa kanyang salita. Tayo po ay makakaupo, mga kapatid. Sino po ang meron ng namatay na kapamilya? Taas ang kamay, mga kapatid. Sino na yung may dinadalaw sa sementeryo kapag panahon po ng undas? Pwede pong itaas ang kamay, mga kapatid. Yung medyo tagalan po natin ng konti. Ayan. Yung mga iba, napakapalad nila, wala pa silang pinupuntahan sa sementeryo kapag panahon ng undas. Kapag dumarating ang panahon ng undas, ay bahagi na ang paggunita natin sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na yumao. Yun yung nakagisnan po natin. Na November 1 and 2, abala tayo na pumupunta sa mga sementeryo, pinapalinis natin yung mga puntod or nitso ng ating mga mahal sa buhay. Yan. Ang unang araw ng Nobyembre or November 1, sabi nila ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Samantalang kinabukasan naman po nito ang araw ng paggunita sa ating mga yumaho. Kaya yung unang araw, sabi nila, All Saints Day, no? Kaya banal, sabi na, All Saints Day. Tapos yung pangalawa, All Souls Day, no? Ang tawag po ng iba sa ados ng Nobyembre ay pista ng mga patay. Biro nyo mga kapatid, nagpipesta pala mga patay, ano? Pero sa totoo lang, wala pong pista ang mga patay. Kasano nga? Rumwarda ta sa glagto-lagto na DJ Rabautico. Ha? Wala po, mga kapatid. Sa totoo lang po, ang mga buhay ang nagpipista. Bakit kanyo? Nagiging picnic ground nga ang puntod ng mga labi ng mga yumao. Lalo na po yung mga open na ano, yung mga Bermuda ang puntod nila. Nagiging picnic ground po. Mukhang may food festival sa loob ng sementeryo kapag ka November 2 or November 1. May kantahan pa nga. At kung makapuslit, may tongits pa. No? May nagtotongit pa. Sa iba naman, naglalagay sila ng mga pagkain sa ibabaw ng mga puntod para daw yon sa kaluluwa ng mga yumao na naglakbay ng malayo. Ay, tipamatida. Yun ang paniniwala nila. Bakit? Baka daw magutom sa biyahe, at least may makakain pagdating. No? Yun yung paniniwala nila eh. Agatang kayo. Tabakat. Dos magarotatak eh. Sumampa ni Apong yun, taam muna nga dadtoy tayo. Oh. Kasi daw, baka pagdating ng yumao nila, meron silang kakainin. Nanaway, sa tagal-tagal na po ng panahon na tayo po ay mga mananampalataya, mga kapatid. Naway mabura na po yung mga ganong kaisipan sa ating mga buhay, sa ating mga paniniwala. Para may makain daw. Sigurista talaga ang mga tao, ano, mga kapatid. Hindi naman masama ang maniguro, mga kapatid. Sa katunayan, ito ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Ito ang mensahe ng ating binasang Bible verses. Ang mga babaeng matatalino ay naniguro na hindi mawawalan ng langis ang kanilang mga ilawan.
At hindi naman sila nabigo sa kanilang pagiging sigurista. Hindi sila nabigo, mga kapatid. Kung naniniguro tayo, my dear church, kung naniniguro tayo sa ating mga mahal sa buhay na yumao or pumanaw na, sana ay naniniguro rin tayo sa ating buhay dito sa lupa. Sana tayong lahat din ay wise. Alam nyo po yung paniniguro pa ng iba. Agpalwalo da. Tapno, ni tatang da nga natayan, ni apong da nga natayan, tapno mapan ka no di langit. Haan nga day jay, ti solusyon, tapno ti may sanga tao kat mapan jay langit. Amen. Ti solusyon, ti dapat nga aramiden ang dapat gawin ng isang tao para pumunta siya sa langit, nung nabubuhay siya, siguraduhin niya, maniguro siya na siya ay sumasampalataya sa tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Amen! Yun po, mga kapatid. Yun po ang siguruhin po natin ngayon, mga kapatid. Hindi yung isurat mo man tinagan ni apong mo. Taitid mo dyan ti parakararag dyan ti simbaan nga day jay. Taano mabanggit damo jinagan ni apong mo. Taano masiguro nga da jilangit isuna. Ang namamatay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sabi ng Biblia, ay may buhay na walang hanggan. Amen? Awanen ti remedyo, wala na pong kapara-paraan, wala na pong kapag-apag-asa ang isang tao na mamamatay para pumunta sa langit kung siya ay patay na. Wala nang pag-asa, mga kapatid. Ang tanging pag-asa lamang po para ang tao ay makapunta sa langit habang ikaw ay buhay. Manalig ka sa Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang pag-asa habang tayo po ay nabubuhay, kakabsat. Habang tayo po ay nabubuhay. Maging wise po tayo. Minsan, pagpatay na ang tao, dun lang tayo gagawa ng paraan para siya ay masiguro natin na pupunta sa langit. Ibagaman ni Kastoy, taikararag na ni Kastoy, sabihin mo nga kay Pastor, merong nagsabi sa akin ng ganun, mga kapatid. May namatay silang kamag-anak, pakisabi nga kay Pastor, ipag-pray niya yung namatay natin para pumunta sa langit. Kahit pag namatay na po ang tao, kahit ipanalangin po natin yung namatay na yon para siya, sabihin natin kay Lord, Lord, patawarin mo ang taong ito at pagdilat kanya, ng kanyang mga mata muli, ay dalhin mo siya sa langit. Wala na pong bisa yon, mga kapatid. Wala na pong pag-asa yon. Hindi po pwede yung ganon. According to the Bible, mga kapatid, hindi po pwede yun, hindi ganun yun. Ang tanging paraan lang, nakasalalay po sa'yo, sa akin, at sa ating lahat. Amen? Nakasalalay po sa atin. Hindi po kapag ka nanampalataya si Kuya Neil, automatic nanampalataya na rin si Ate Clarice. Hindi po, mga kapatid. Kapag nanampalataya si Kuya Neil para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, kailangan ding manampalataya ni Ate Clarissa para magkaroon siya din ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ako po personally, in-explain po namin sa aming mga anak, pinaliwanag ko po kay Yael at kay Yanib na kailangan din nilang individual, tunggal may sa kinyada. Bawat isa sa kanila, kailangan po nilang manampalataya. Kailangan po nilang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa inyo pong mga anak na maliliit pa ngayon, pag nasa tamang gulang na sila, ipaliwanag nyo sa kanila at ipanalangin nyo sila ng panalangin pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi mo kayang gawin yon, just call me and I'll be there. Amen! Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Tayong mga magulang, wag lang po ang tugatog ng tagumpay natin i-direct ang ating mga anak.
mas i-direct natin sila yung buhay na walang hanggan na tinuturo ng ating Panginoon. Be wise. Maniguro tayo, mga kapatid, dito sa lupa. Pero yung pag namatay na, wala na po, mga kapatid. Hindi na po natin mababawi. Kahit ilagay mo pa sa simbahan ang yumao mo sa buhay, kahit patulugin, doon mo pa siya iburol ng 1 month. Nung buhay yon at hindi na nampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan according to the Bible, not according to Pastor Conrad. Because John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoso believes in Him, that whoso believes in the begotten Son of the Lord, which is the Lord Jesus Christ, ay hindi na mapapahamak. Bagkos magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan." Pag siya'y namatay, according to the Bible, sa langit siya pupunta, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon kung siya ay sumampalataya sa Diyos. Kung siya ay sumampalataya. Kaya nga, habang may panahon, habang may pagkakataon, mga kapatid, sa totoo lang po, hindi mo masabi na malakas ka ngayon, eh bukas malakas ka pa rin. Nung nasa Tarlac po kami, sa TFBC, kapag nakatambay po ako, naghihintay kami kay Yanib, doon sa harap ng worship center, pag ganito pong summer, pag ganito pong panahon, agsasaruno inaldaw ti ambulansya nga mapalabas mo. Bakit? Eh, ang ganitong panahon eh, high blood, tumataas yung presyon. Diba? Napakainit ng panahon. Kaya hindi natin masabi, mga kapatid. Kaya diba pagka may nasasalubong kang nililibing, hala, nagbingway. At damod yung masabi mo, ah, baka gaminan, lakay gaminan, matanda na kasi, kaya namatay na. Pero, meron at meron kang masasalubong, hala, 21 na lang, hala, 18 na lang. Kasi mga kapatid, ang kamatayan, hindi yan nakabase sa edad. Amen? Hindi yan nakabase sa edad. Kaya habang malakas ka, habang malusog tayo, mga kapatid, ito po, sasabihin ko, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Be wise. Sa ating pagninilay, mga kapatid, alamin natin kung bakit nga ba yung 5 babae doon sa Ebanghelyo ay tinawag na wise. At paano nga ba tayo mapapabilang sa mga wise? Yung mga wise is yung mga may dalang ilawan tapos meron pa silang reserba na langis. Yun yung mga wise. Ika nga sa ating panahon, nauso ang mga binabaliktad na salita. Bakit nga ba natin masasabing petmalo, lodi, at werpa ang 5 dalagang iyon? Paano natin masasabi? Alam na natin. Kasi, nung may mission sila, nasasalubong sila ng lalaking ikakasal, may daladala silang ilawan, bukod sa may laman na nalangis yung kanilang ilawan, at dapat tibalon da nga reservada. Kasla ka nagbiyahe, tipagudpod. Nung nagbiyahe ka tipagudpod, pag pumunta ka sa pagudpod, kailangan siguraduhin mo yung spare tire ng sasakyan mo. Amen! Amen! Mga kapatid, kasi kapag dyan ka nagka-problema, mahirap. Kaya pagka bumabiyay po kami, pumupunta muna po ako doon sa vulcanizing shop or sa bilihan ng gulong. Baka kasi yung spare tire ko ay hindi na pwede. Mga kapatid,
And then, hindi lang yon, yung brake mo, yung battery mo, i-check mo lahat. Kasi mas maganda na nakiready ka anuman ang mangyari. Ganon din po sa ating buhay espiritual, mga kapatid. Na anuman ang mangyari, mamatay ka man ngayon, mamatay man ako ngayon, dapat ready tayo. Amen? Ready tayo. Nakahanda tayo. Kasi lahat naman tayo ayaw nating mamatay pa. Totoo yan, ayaw natin pa. Pero kasanungay, paano kung gusto na ng Panginoon? Matuturuan ba natin ang Panginoon? Paano kung miss ka na ni Lord? Ayoko na nandyan ka. Gusto na kitang iuwi. Gusto na kitang isama. Gusto na kitang idala sa aking kaharian. Ang tanong eh, maisasama kaya tayo ng Panginoon? Kaya habang nandito po tayo, mga kapatid, maging handa po tayo. Amen! Ready! Be prepared! Number one, para masabi natin, para mapabilang tayo, or para sa, bakit, sabi niya kasi, bakit natin masasabi na malupit, na lodi, at where pa ang mga limang dalagang iyon. Number one, para tayo din po ay mapabilang sa ganon. Be aware of your God-given responsibility. Ano ang responsibilidad ng 10 dalaga? Ano ang responsibilidad nila, mga kapatid? Ang salubungin ang lalaking ikakasal. Tama? Salubungin. So may assignment sila. Naniniwala ako, ikaw, ako, tayong lahat may responsibilidad sa buhay natin at sa gawain ng ating Panginoon. Amen? May responsibilidad ka, kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, may responsibilidad ka. Kaya dapat maging responsible ka, mga kapatid. Be aware of your God-given responsibility. Katulad ng mga dalaga na iyon sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng mga dapat gampanan sa buhay na ito. And we must be aware of that. Meron kang gampanan. Meron kang gampanin. Hindi ka nabuhay sa mundong ito para lamang doon sa gusto mo. Or sa pangarap mo. Or sa gusto mong puntahan. Hindi ka nabuhay sa mundong ito na yung sarili mo lang ang magdidesisyon para sa'yo. Kailangan dyan si Lord. Amen? Kasi we believe na tayo ay sumampalataya sa Diyos, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pag sinabing Panginoon, yung kalooban ni Lord ang maghari at masunod sa buhay natin. Be aware of your God-given responsibility. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng mga dapat gampanan sa buhay na ito. And we must be aware of that. Sabi ng Roma 12:6-8, alam nyo, mabilis lang ang message natin. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating ipagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalataya. Magturo ka, mga kapatid. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ng tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Lahat tayo, mga kapatid, ay merong ipinagkaloob ang Panginoon na dapat gampanan po natin sa ating
buhay. Amen? Kagaya ng 10 dalaga. Yung gampanin po nila, hindi sila naging aware. Na out of focus sila. Basta ang isip lang nila, baka darating agad yung lalaking ikakasal. E naantala na late, mga kapatid. Naubos yung kanilang langis. Kaya nung parating na, yung actual na talaga na darating na yung ikakasal, wala na silang ilaw. Kapatid, huwag nating payagan na darating yung panahon na pag dumating ang Panginoon sa buhay natin, hindi tayo handa. Kaya habang nandito ka, habang nandyan ka, maging handa po tayo. Yung will ni Lord ang masunod, mga kapatid. Magsumikap tayo na maging handa doon sa nais ng Diyos sa buhay natin. Be prepared. Kaya ako po, hindi po ako hihinto na ituro sa atin, na sabihin sa atin yung kahalagahan ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Payag ka ba? Sabi ni yung nasa bungsaking, pupunta ka sa langit, tapos yung mga mahal mo sa buhay, hindi sila pupunta? Paano mo mai-enjoy ang langit kung natatanaw mga mahal mo sa buhay sa impyerno na naghihirap sila? Kaya habang may panahon, habang may pagkakataon, mga kapatid, maniwala ka't hindi, hindi sinabi ni Pastor Conrad yan, sinabi ng Biblia yan. Ang Biblia po ang nagsasabi. Ang Biblia po na pinaniniwalaan nating salita ng Diyos ang nagsasabi. Na meron lamang buhay na walang hanggan ang isang tao kung siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga po ang panalangin ko ay magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba, mapagpasakop. Kasi yun po ang totoo. Huwag na nating sabihin, nagsimpo mo ni tatang ko, nagsimpo mo ni inang ko. Pero sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Walang matuwid sa harap ng Panginoon. Hindi po maliligtas ang tao dahil lang siya ay mabait. Maliligtas ang tao dahil siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun po ang kaligtasan, mga kapatid. Yun po ang kaligtasan. Be aware of your God-given responsibility. Alam nyo po, kaya lagi ko pong sinasabi, kasi naituro natin ang salita ng Diyos, kasi yun lamang po ang daan. Kasi kung ang tagapagturo walang pinagbabasihan na salita ng Diyos, hindi po totoo yun. Kaya kailangan nagmumula sa Biblia ang kanyang tinuturo. Mga kapatid, alam nyo po, darating ang araw, yung mga naturuan mo ng salita ng Diyos at nagkaroon sila ng buhay na walang hanggan, darating ang araw, mga kapatid, papalakpakan ka ng langit. Amen? Yun ang crown mo, yun ang reward mo, kapatid. Huwag mo nang hanapin ang reward sa mundong ito. Meron din talaga na pupuntahan ka kahit, alam nyo po, may mga ganon. Yung mga naligtas dahil merong taong ginamit ang Panginoon, naligtas siya, na born again siya, naging mananampalataya siya sa Panginoon. Kahit nag-abroad na siya, pagbalik niya, hindi niya makalimutan yung taong yon na ginamit ng Panginoon
sa buhay niya. Pinuntahan niya at nagpasalamat siya. Alam niyo po mga kapatid, itong nakaraang araw lang, merong nag-message sa Facebook at binanggit niya yung pangalan ko doon. Di ba kapag ka binabanggit yung pangalan mo doon, nag-iiba yung kulay. Automatic, matatag ka, di ba? Natagpo ako. Kasi nga po, pangalan ko yung nilagay niya. At nakakatuwa mga kapatid, year 2017, nag-preach po ako sa TFBC Maine. Isinulat niya yung preaching ko. Isinulat niya yung message ko. At yung taong yon, nakipagsapalaran sa Italia. Nagpunta siya sa Italy. Alam niyo po mga kapatid, yung preaching po natin na yon ay in-apply niya sa buhay niya. At ngayon po mga kapatid, naranasan niya ang pinagpalang buhay sa Italia, mga kapatid. Kaya nga po, hindi po sa lugar yan, nasa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Pinagpala po siya sa Italia. Kaya nga sabi niya doon sa Facebook, Pastor Conrad Martin, maraming salamat po sa buhay ninyo at sa panalangin ninyo, sabi niya. Ganon din, nag-ano rin siya. Dahil cell member siya ni Badet, ni Pastora Badet, asawa ni Joshua. Nag-comment din siya doon, meron din siyang pinost na message. At tinag niya rin si Pastora Badet. Nakita ko, mga kapatid. Ang sagot ko lang, dahil nagulat ako, hindi ko na po alam yun eh. Wow, praise God. Purihin ang Panginoon. God bless you more, kapatid. Grabe po. Akala natin, mga kapatid, yung mga natuturuan natin na mga kapwa natin, yung mga nababahaginan natin ng salata ng Diyos, akala natin walang epekto yon. Pero mali po tayo. Maniwala po tayo, hindi. Saan man mapadpad ang taong yan, alam niya sa sarili niya. Alam niya, mga kapatid, na merong isang taong kagaya mo or kagaya ko na nagpagal para sa kanya. Naghintay para sa kanya, nagturo para sa kanya. Eh lalo na po mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, tayo po ang magturo sa kanila. Amen? Ituro po natin ang salita ng Diyos. I-share natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nung kumukuha po ako ng Seaman's Book, mga kapatid, dahil gusto kong mag-apply noon ng seaman, nag-training po ako sa Dagupan. Eh sa Dagupan, maano po ang nightlife dyan? Marami pong mga bar, marami pong mga inom-inom dyan sa Dagupan. Eh after po ng training namin ng araw, gabi, di syempre, matutulog na kami, papasok na kami sa aming mga higaan po sa kwarto namin. Marami kami. Yung panahon na yon, yung mga kasama namin na nagtitraining, nagyaya po sila. Conrad, sabi nila sa akin. Martin, sabi nila sa akin. Punta tayo sa city. Shot tayo dun. Alam nyo po, ilan kami? Siguro mga 24 kami. Alam nyo po mga kapatid, yung 20 lumabas, yung 4 na iwan. Alam nyo po ang ginawa ni Pastor Conrad, dahil lahat kami, nandoon na kami sa aming silid, halos magkakatabi kami, nilakasan ko po ang loob ko. Kasi, pagka may lakad po na ganyan, ako po ay nagdadala ng Bible. Yung mga ilang araw po ako na mawawala sa bahay. Nagdala po ako ng Bible, kaya nung kami-kami na lang doon, nilabas ko po yung Bible ko. Nagpakilala po ako na ako po ay born again, mga kapatid. Nagpakilala po ako na ako ay isang cell leader. Kasi nung panahon na yun, hindi pa naman po ako nagpapastor dito sa Victoria. Alam nyo po, mga kapatid, sabi ko sa kanila, pwede ba akong mag-share sa inyo ng Bible verse? Alam nyo po, share po ako, pinayagan po nila ako. Ang shinare ko lang po sa kanila, John 3:16. To cut the story short, mga kapatid, pinag-pray ko po sila, tumanggap sila sa ating Panginoon.
Alam niyo po, ito po ang magandang nangyari. Sa madaling salita, na-install na ako, nagpapastor na ako ng Victoria. Wala na po akong ibang hinahanap sa buhay. Kung mag-abroad pa ba ako or magsisiman pa ba ako. Alam niyo po mga kapatid, hindi pala ako nakalimutan nung isa sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Sabi niya, Martin, sabi niya, dahil nagkakuhanan kami ng number noon, tinawagan niya ako. Meron akong mahusay na backer. Alam mo yon? Gusto kitang isama para makasama kita. Kaya lang po, ang sabi ko sa kanya, bro, pasensya ka na. Hindi na ako magtutuloy magbarko. Nagpapastor na ako. Actually mga kapatid, hindi yung ano eh, magiging seaman ako. Hindi po na yun ang naisip ko mga kapatid. Yung naturuan mo ng salita ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan, hindi niya ako nakalimutan mga kapatid. Hindi po ako ang nagligtas sa kanya. Pero ako yung ginamit ng Panginoon sa buhay niya. Kaya tayo po, huwag tayo pong huminto, huwag tayo pong tumigil mga kapatid to share the words of God because the words of God is alive. Amen? Buhay ang salita ng Diyos. Nagbabago ng buhay, nagpapaganda ng buhay, nagbibigay ng kaligtasan sa mga taong nananampalataya mga kapatid. Share the words of God. Share the words of God. Wala kang kalugi-lugi doon, mga kapatid. Hindi ka matatalo doon. Ituloy mo lang ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit hindi mo na makita yung taong yan, alam ng langit, nakalista sa langit, ang nailigtas na tao because of your life na ginamit ng Panginoon. Kahit di na kayo magkita, nung wala pa kaming sasakyan, kapag meron akong pinupuntahan na malalayong lugar, nagko-commute po ako. Kapag meron akong katabi, kapwa ko lalaki, lalo na yan mga kapatid, hindi ako bababa na hindi ko nabahaginan ng salita ng Diyos. Maaring nakalimutan na niya ako at nakalimutan ko na rin siya mga kapatid. Pero alam ng Diyos na ginawa natin yung kanyang ipinapagawa sa buhay natin. Alam ng Diyos yon mga kapatid. Yung merong naligtas because of your life, buong langit ang nagpipiesta. Amen? Palakpakan mo si Lord, kapatid. Tuloy lang. Number two, open your heart to love. Bagamat hindi man tahas ang binabanggit sa talatang ito, minarapat kong isama ito, mga kapatid, sapagkat ako'y naniniwala na napakahalaga ng isang pusong nagmamahal upang manatili itong naghihintay at umaasa. Alam niyo po ang ibig sabihin, mga kapatid. Kung mahal natin ang ating buhay at gusto natin magkaroon ng kaligtasan, agtalinaid tayo. Habang hinihintay natin ang buhay na walang hanggan na ino-offer ni Lord, manatili lang tayo sa Lord. Amen? Habang hinihintay natin, kagaya po, mga kapatid, kagaya po ng mga limang matatalino, naka-ready po sila, naghintay lang sila hanggang sa dumating ang lalaking ikakasal. Tayo din po, mga kapatid, maghintay lang tayo sa gustong panahon na darating ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Maghintay lang tayo, mga kapatid. Ganon din po sa ating binabahaginan ng salita ng Diyos. Kailangan po may love. Without love, kasi sa una yan, i-reject niya yan. Pero kung hindi mo siya pahahalagahan, kung hindi mo mamahalin ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo, iiwanan mo yan. At kapag iniwanan mo yan, imbis na maligtas yan, baka mapakamak pa yan. That's why, my dear brothers and sisters, I encourage each one of us.
hintayin po natin. Maghintay lang po tayo sa Lord. Sa labas po, napakainit. Ano po? Napakainit po sa labas. Pero dito sa loob, napakalamig. Hindi tayo pinagpapawisan. Alam niyo po mga kapatid, okay lang na malamig dito sa loob. Huwag lang lumamig ang ating puso sa Panginoon. Amen? Okay lang na malamig dito. Huwag lang lumamig ang ating puso sa ating Panginoon. Pagdating mo sa labas mamaya, mainit. Pero dapat mas mainit, mas maalab ang ating puso sa ating Panginoon. Amen? Kapatid, maikli lang ang buhay sa mundong ito. Maikli lang po ang buhay. Kaya sabi ko, mula nung nagkakilala kami nila Pastor Banjo, mula nung na-connect ako sa tribe ni Pastor Banjo, ilang taon na namin ni Ate Lorena, 17 years. 17 years na rin po ang tribe ni Pastor Banjo na nauna niyang binuo ang couple cell group. Ilan lang po kami? Tatlo lang po yata kami, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon, kasama tayo sa sumusuporta sa leadership ni Pastor Banjo, mga kapatid. Kasi po, napakaliit lang po ng buhay, napakaliit lang po ng panahon, mga kapatid. Pastor Banjo is perfect? No, mga kapatid, hindi po. Pero kailangan kasama niya kami na isulong ang gawain ng ating Panginoon. Dahil ayokong masayang ang buhay ko. Ayokong masayang ang panahon na ibinigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid, habang may panahon po tayo, habang may pagkakataon po tayo. My dear church, habang may panahon po, gawin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag nating sayangin ang buhay. Last Sunday, nagtanong ako, ilang taon na mula nung nagbalik bayan si Ate Emma, 5 na pala. Kasi totoo yun, kasi maalala ko, nandito siya ng 10th anniversary ng church. Kadarating niya. Dati, mula nung nag-for good ka, ilang taon na po? 7. Parang kailan lang nung pinagpipray, laging prayer request ni Mami Glo. Pastor, ipag-pray mo nga mapanunot ni Daddy Marlon mo nga ag-for good isunan. Ipag-pray natin na maisip ni Daddy Marlon mo na mag-for good na siya. E ngayon, Victoria citizen na siya. 7 years na. Isipin mo, kapatid. E kung sa 7 years na yan, lumalayo ka palagi sa Panginoon, binabaliwala mo lagi yung pinapagawa ng Panginoon, nagre-rebelde ka palagi sa pinapagawa ng Panginoon, 7 years na yung nasayang, mga kapatid. Pero kung sasabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am, sakupin mo ang buhay ko, willing akong sumunod sa iyo, ibibigay ko ang buhay ko. Amen? Walang lugi doon, mga kapatid. Walang sayang doon. Walang sayang doon. Pwede church. Lalo na po sa ating talatang binabasa. Huwag po nating sayangin ang panahon. Be ready. Be prepared. Agsaga na tayo, kakabsat. Hantayon mo. No. Di nyo ba naririnig sa balita? Sa Maynila ngayon, merong silang isinara na isang mataas na tulay doon sa anong kasing sikat na highway na yan? EDSA, no? Meron silang isinara na mataas na tulay. Bakit nila isinara? Nire-repair nila. Pinapatibay nila. Ano yon? Para sa darating na the big one daw. Yung para sa darating sa malakas na lindol.
Tignan niyo po ang buhay, mga kapatid. E paano kung totoo yun? Hindi ka ready at nandung ka sa 50 floor ng building dyan sa Metro Manila. Paano kung hindi ka ready? Who knows, mga kapatid, kung paano tayo kukunin ng Panginoon? Walang nakakaalam kung paano po matatapos ang buhay natin. Awan ti makamo no kasano ti parani Apo Diyos no nga matay ka. Hindi natin alam, hindi ko alam kung paano ako mamamatay. Hindi ko nga alam na ang tatay ko mamamatay pala siya sa Alzheimer. Hindi ko po alam. Ay, maging ako, hindi ko alam kung paano ako mamamatay. Sinong nakakaalam na mamamatay ang nanay ni Kuya Cardo dahil sa operasyon na akala nila gagaling siya? Sinong nakakaalam, mga kapatid? Alam mo ba na aabot ka ng 90? Alam mo ba na hanggang 60 ka lang? Alam mo ba na talagang tatagal ang buhay mo? Walang nakakaalam, mga kapatid. Pero ang mahalaga, hindi mo man alam. Ready ka na anuman ang mangyari sa buhay mo. Ready ka. Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid. Ready ka. Kagaya po ng ating talata ngayon. Ready tayo. Be prepared. Hindi mo pwedeng sabihin, paano yun, pastor, yung pangarap ko makapagtapos? Wala na po yun. Kaya nga po ang bagay sa mundong ito, pansamantala lang. Pansamantala lang po. Pastor, kasano na yung J-Roar kong akotse? Hindi niya madriban? O, mataya no bigatan? Wala na yun. Napimpintas di papanam. Hindi mo na kailangan mag-drive. Kaya nga po, pag may pinu-funeral service kami, ang sinasabi namin, isa sa mga sinasabi namin, mas maganda na ang kalalagayan ng kapatid na ito na sumambala tayo sa Panginoon kesa tayo na nandito. Nagrigat-tagbiag. Kahit may pera ka, iniisip mo kung anong lulutuin mong ulam mamaya. Yung katatisitaon. Di ba? Kapag mainit ang panahon, nagpudumutan. Kapag malamig naman, ayoko munang maligo, ang lamig-lamig. Hindi mo na alam kung ano, mga kapatid. Walang ibang pinakamagandang lugar, kundi ang lugar ng ating Panginoon. Pero habang nandito po tayo, mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito, enjoy natin ang paglilingkod sa Kanya, ang pinapagawa Niya, upang sa ganon pagdating ng araw, doon tayo sa lugar na inihanda ni Lord na mas maganda para sa atin, mga anak Niya, na nananampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan mo si Lord, kapatid. Number three, never lose sight on your purpose. Huwag mong kaligtaan. Huwag mong hayaan na malampasan ka. Kapatid, never lose sight. Sa ating ebanghelyo, parehas na tinutukoy ang dalawang grupo na tinawag na hangal at matatalino. Tingin ko ito, magbabarkada rin itong mga ito. Parehas na may ginagawa ang mga taong ito. Pero yung isang grupo na tinawag na hangal ay nawala sa focus. Naubusan ng langis ang kanilang lampara. Maaring dahilan ay hindi pa naman darating yung kanilang inaantay. Jesus is trying to emphasize yung kahalagahan ng isang pananampalatayang handa, mga kapatid. Tignan niyo po. Isang grupo rang yan, kung tutusin, magkakasama sila. Pero pansinin po ninyo, ang pananampalataya ay hindi nakaakibat sa barka-barkada. Na kung yung barkada mo mag-church, o hindi siya mag-church, ikaw din hindi na mag-church. Mga kapatid, kung yung barkada mo papanigan niya yung masama, ikaw din yung masama papanigan mo na rin. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa bawat isa, mga kapatid. Hindi po nakasalalay ang kaligtasan sa katabi mo, sa asawa mo, sa barkada mo, sa kaibigan mo. Sabi ko nga, ang tunay na barkada, ituturo niya ang Panginoong Hesukristo sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Amen? Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Yun ang barkadain mo. Yun ang kaibiganin mo, kapatid.
Jesus is trying to emphasize yung kalagahan ng isang mananampalatayang handa. Sad to say, may mga taong naglilingkod ng full time kay Lord, halos araw-araw, abalang-abala sa gawain ni Lord. Pero ang puso ay half time naman kay Lord. Imagine, mga kapatid, hindi pwedeng mag-serve tayo sa dalawa. Hindi pwedeng dalawa ang Diyos natin. Isa lang. Isa lang ang Diyos natin. Hindi pwedeng maging karibal ni Lord ang ating kayamanan. Hindi pwedeng maging karibal ni Lord ang ating trabaho. Hindi pwedeng maging karibal ni Lord ang ating mga hanap buhay. Hindi pwedeng, lalong hindi pwedeng maging karibal ni Lord ang pamilya mo. Hindi pwedeng half. Kailangan full. Ikaw may asawa ka. O may boyfriend ka. Pwede bang yung 50% ng puso ko, yung kaopisina na dito sa abroad, at 50% sa'yo dyan sa Pilipinas? Payag ka ba? Di ba hindi, mga kapatid? Kahit di kayo nagkikita, gusto mo 100%. Ganon din si Lord, mga kapatid. Gusto niya sa atin is 100%. Yung pananampalataya natin, pagmamahal natin, pagsunod natin sa Kanya. Mga kapatid, hindi tayo maliligtas ng ating mga gawa lang. Manampalataya tayo sa Diyos. Sabi nga, kahit gaano tayo karaming alam patungkol sa Diyos, pero ang kadalasang nakakalimutan natin ay ang ating puso para makinig at tumanggap ng salita ng Diyos. Pag sinabing makinig, kalakip doon ang pagsunod. Pag sinabing tumanggap, kalakip doon ang pagsunod. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, pag sumikapan mong masunod ito. Pag sumikapan po natin. Church, may gampanin po tayo sa Panginoon. Kaya nga ang panalangin ko, bigyan tayo ng puso na mapagpakumbaba. Kasi walang lugar sa pamilya ng Diyos ang pride. Puso na mapagpakumbaba ang kailangan ng Panginoon. Na kahit gaano ka katalino, magpakababa ka. Kahit gaano ka kayaman, kaunlad, magpakababa ka. Kasi hindi mo magagawa ang ipinapagawa ng Panginoon sa iyo kung mataas ka. Kapatid, kung mataas ang isang tao, hindi natin magagawa ang pinapagawa ng Diyos. Narinig ko ngayong sinabi ni Peter Chanchi na nin-share ko sa Facebook. Yung pag natupad daw yung karangyaan sa buhay na minimithi natin, delikado. Delikado. Hindi masamang maging marangya. Hindi masamang maging matagumpay. Kung kapag nagtagumpay ka, ang ini-honor mo si Lord. Amen? Pero kung nagtagumpay ka, timmangsit ka, tumaas ka, yun ang delikado, mga kapatid. Amen? Kung nagtagumpay ka, ay tumaas ka, yun ang delikado. My dear church, kailangan yung puso. Maiayos, may tama, may correct. Romans 13:12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa sa kalooban ng Panginoon ng mabuti. Kapatid, parang ganito lang yan. Yung kaklase mo nung araw,
parehas lang kayo. Magkasangga kayo, magkadikit kayo. Na born again ka, rumangya ka. At yung kaklase mo nang nag-reunion kayo, mahirap pa rin siya. Dapat kapatid, because of you, maboborn again din ang kaklase mo. Amen? Because of you, makakakilala din yon. Lalo na, maunlad ka na. Alam mo, sa mundong ito, pag may pera ang tao, makikinig sila. Kaya gamitin natin yung anumang atin para sa kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? To glorify more the Lord. Use our wealth, our riches for the glory of God. Number four, and last, get yourself ready for action. Ready. Remember the motto of the Boy Scout. Laging handa. Ayan. Sa mga gwardiya naman, no ID, no entry daw. Bilang mga mananampalataya, huwag po nating kalimutan ang ating ganap na dahilan ng buhay na ito or the ultimate purpose of our life ay ang manatili sa Diyos at sa Kanyang mga aral. We should be ready to do the Christian thing. It's about time na ang focus natin ay heavenward, knowing na talagang darating siya. Amen? Time will come, mga kapatid. Lumakay ka, lumakayak, bumakit ka, and time will come, manghihina ka, and time will come, haharap tayong lahat sa Panginoon. Do not focus on the things of this world, mga kapatid. Focus sa bagay na panglangit. Heavenward. Focus natin ang heavenward. Darating si Lord, mga kapatid. Darating siya. At kapag nakafocus tayo sa Kanya, wala tayong pagsisisihan pag dumating na siya sa buhay natin. Mahalaga na lagi po tayong handa anumang oras na tawagin tayo ng Diyos. Parang tayo lang din po, pagka sinabing kakain na tayo, ipag-pray mo nga, Kuya Neil, yung food. Dati, ang sinasabi natin, lamot ni Pasturon biniglanak pa eh. No, di dapat. Dapat ready ka. Amen? Because prayer for the food is a big privilege. Prayer, opening prayer in any program in this church ay napakalaking pribilehyo. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, si ano na lang nakapsuta ng agkararag. No. Hindi po pagalingan ang mag-pray. Amen? The moment na ikaw ang gustong gamitin ng ating Panginoon, ibigay mo ang buhay mo. Magpagamit ka sa Panginoon. Mga kapatid. Gawin ang mabuti habang may oras pang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi dapat laging nasa huli ang pagsisisi. Mag-ipon tayo ng sobrang langis ng mabubuting gawa at tatamuin natin ang biyayang pumasok sa kasalan ng kaharian ng Diyos. Time will come, mga kapatid, dahil ready tayo, kasama nating papasok ang Diyos sa Kanyang langit na bayan, sa Kanyang kaharian, at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Totoo na walang nakakaalam ng oras ng pagdating ng Panginoon. Wala po. Kahit si Kuya Kim, hindi niya alam. Kahit sinong pinakamatalinong tao, hindi niya alam kung kailan darating ang Panginoon. Kahit sino pong nakamemorize na ng Bible, hindi niya alam kung kailan darating ang Panginoon. Wala pong nakakaalam. Totoo na walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Mga kapatid, pero pwede natin itong paghandaan. Amen? Hindi natin alam, pero pwede natin itong paghandaan. Amen? Sino bang nakakaalam pag bumabiyahe ka na maplaplat yung gulong mo doon? Wala po.
Wala po mga kapatid. Wala po. Yung birthday mo, alam mo yun. Buti pa nga yung birthday mo, pinaghahandaan mo na alam mong parating. Pero yung buhay na walang hanggan, iyon ang pinakamahalagang paghandaan natin mga kapatid. Lalo na't hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon o ang kamatayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? We don't know. But the important is, we are ready. Amen? Sabi mo sa yung katabi, mag-ready ka, kabsat. Mag-ready ka. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ulitin ko po, magpatuloy tayo. Huwag hinto, huwag tuloy, putol. Dapat tuloy, tuloy lang, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang panahon. Huwag nating sayangin at entertain ang gusto ng kaaway, ang gusto ng demonyo. Hindi natin magagawa ang ipinapagawa ng Panginoon kung tayo ay matataas, mga kapatid. Manalangin tayo palagi na bigyan tayo ni Lord na puso na mapagpakumbaba at magpasakop para ang kalooban ng Panginoon, yung gusto ni Lord, ay magawa po natin. May problema ka, may problema din ako, nagkakaproblema ka, nagkakaproblema din ako, lahat tayo wala pong nilampasan dyan. Pero hindi po yan ang dahilan para hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, bagkus tayo ay magpapatuloy sa ating Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang pangyayari sa ating buhay. Magandang umaga po, pinagpala tayo ng ating Diyos na buhay. Tumayo po tayong lahat. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tumayo po tayo. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Salamat Panginoon sa inyong mensahe. Salamat Panginoon sa inyong paalala sa amin. Tunay nga Panginoon na ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng bawat isa. Salamat o Diyos. Kikilos po kayo sa aming buhay, sa aming puso. Kikilos po kayo sa aming pamilya. Sabi mo sa inyong salita, Panginoon, kung ako ay mananampalataya sa inyo, ako at ang aking buong sambahayan ay maliligtas. Lord, ang mga anak mong nakatayo rito ay mananampalataya mo. Iligtas mo lahat ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, we are all excited. Sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, kasama na namin ang aming mga mahal sa buhay to worship you, to glorify you. Dahil kayo ang nagsabi, Panginoon, kung mananampalataya ako, ako at ang aking buong sambahayan ay maliligtas. Panginoon, salamat sa kaligtasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, pinaalala mo sa amin ang kahalagahan ng aming paghahanda. Pinagpala mo na kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo at kakataon pong ito, mga kapatid, dadako po tayo sa ating isa sa pinaka-exciting part ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating pagbibigay ng ikapo at handog sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hawakan po natin ang ating mga ikapo at handog sa ating Panginoon. Hawakan po natin.
hawakan po natin, mga kapatid, ang ating mga ikapo at handog sa ating Panginoon, at tayo po ay maghandog sa Kanya. Ako po ay mananalangin po sa inyo, kayo po ang maghahandog ng inyong mga ikapo at handog. Come on, my dear church, bago po ako manalangin sa inyo, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon, magpasalamat, manalangin sa ating Panginoon. Sige po mga kapatid, just close your eyes. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong trabaho, meron tayong negosyo, meron tayong hanap buhay. Nag-provide ang Lord sa atin sa araw-araw. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong ikapo at handog, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat sa buhay ng aking mga kapatid na patuloy na nagsumusunod, nagtatapat sa inyo, nagsusumikap. Lord, pinagpala niyo po kami itong nakaraang araw, nakaraang buwan, especially this week, Lord God. Sinamahan niyo kaming magtrabaho, sinamahan niyo po kaming maghanap buhay, binigyan niyo po kami ng magandang kalusugan. Nag-provide po kayo para sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, ito po ang mga ilang bahagi ng pagpapala na ipinagkatiwala mo sa amin. Tanggapin niyo po ito, Panginoon, at magsilbing masamyong amoy sa inyong harapan. Lord, basbasan niyo po ang mga ikapo at handog na ito. Pagpalain at patuloy na magamit sa pagpapaganda, pagpapasaya, pagpapabuti, pagpapalawak ng iyong gawain na ipinagkatiwala mo sa amin dito po sa TFBC Victoria. Lord, huwag niyo pong lalampasan ang aking mga kapatid na nagtatapat, nagbibigay sa inyo. Yes, Lord, hindi mo kailangan ang aming mga pera. Ang kailangan mo, Panginoon, ang katapatan ng aming mga puso. Kaya naman, Panginoon, tanggapin niyo po ang lahat ng ito at magsilbing masamyong amoy sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, mga kapatid, tayo po ay lumapit at magandag tayo sa Panginoon. Aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y masasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalakas ang pagpapala, aming nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa amin napupunta. Wala hilaga kanduran, di mo sila Hallelujah! Sige po, muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Ayan, ngayon po, tako po tayo sa pag-welcome po ng ating mga bisita. Meron po tayong first-timers sa mga bisita. Meron po tayo sa likod kanina, kay si sister. Ayan. Pa-assist po, pa-assist. Ayan. Mga bisita po natin. Ayan. Ayan. Birthday, Lolo. Sino po yung nagba-birthday? Nagba-birthday, nag-anniversary. Mansary. Birthday daw ni Jan. Yung maglalabas ng sasakyan. Bigyan na chocolate. Ayan si sis, yung bisita natin. Oh, sige, consolidate na lang ni... Okay po? Ni Ate Annabelle. Ayan. Ngayon po, sige, dako po tayo sa ating mga announcement.
Ayan, dala ko na yung kodigo ko. Mamaya po, after benediction, magkakaroon po ng meeting yung mga youth. Ayan, may pagmimitingan po kayong mahalaga. Papangunahan po kayo ni Brother John. At this week po, regular pa rin naman po yung ating mga gawain. Family Altar, Tuesday night po, 7 p.m. Wednesday morning po, 5 a.m. yung ating online morning prayer. At sa darating po na Sabado, magkakaroon po tayo ng face-to-face morning prayer. 9 a.m. po yun dito sa church. Ang preacher po natin ay walang iba kundi si Ate Clarissa. Ayan. Sa Wednesday po, Brother Neil. Ayan. At sa darating po na April 26, meron po tayo joint fellowship. Ito po yung Men's and Women Fellowship. Possible po, maghihiwalay po yung mga nanay, mga kababaihan. Dito sila sa baba. Girls talk. Ayan. At yung mga kalalakihan naman, mga tatay sa taas. 6:30 po yung ating call time. Pero kung mababago man po yung date at oras, i-announce naman po natin ng maaga para mas mapaghandaan po natin. Ayun. Yun po, lahat po ng mga kapatid natin na kabataan, magpaiwan para mamaya po mayroon po kayong mahalagang pag-uusapan with Brother John. Muli po, sama-sama po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating pastor, dapat yung puso natin talagang ready-ready lagi na mag-obey sa ating Panginoon. Amen po. Muli po, sa Diyos po lahat ng papuri. Amen. Thank you very much, Kuya Joey. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon, no? Sarap. Masarap pong magpuri sa Panginoon. Hindi ko maintindihan yung mga iba bakit pag nag-brown out, pumupunta sila sa SM para magpalamig. Eh, ang lamig-lamig naman ang ating bahay, sambahan. Kaya kung ako sa kanila, samantalayin natin every Sunday na pumunta dito sa church, nakapagpalamig ka na, nakapagpuri ka pa, lalabas ka, nagliliwab ka sa iyong pananampalataya. Amen? May restoration, may pag-asa, nababaunin mo sa loob ng isang linggo. Kaya nga mga kapatid, ang panalangin ko lagi, pusong mapagpakumbaba. Kasi kapag pride umiral sa atin, lalabas tayo, wala pong restoration. Wala pong mangyayari. Kasi ang turo ng salita ng Diyos, gusto kanyang matuto. Gusto kanyang mabago. Gusto kanyang maayos. Kaya yung pride, yung pagpapakumbaba dapat ang mangyari, mga kapatid. Mawala yung pride. Mawala yung pagmamataas. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang bendisyon at pagpapala ng ating Panginoon. My dear church, TFBC Victoria family, mahal na mahal ka ng Diyos. At dahil mahal na mahal ka ng Diyos, pinagpala ka na ng Diyos. At dahil pinagpala ka na ng Diyos, humayo ka, kapatid. Dalin mo ang pag-asa, dalin mo ang biyaya, dalin mo ang pabor, at itong linggong ito, ang proteksyon, ang kagalakan, ang kagalingan sa iyo at sa iyong sambahayan ay mararanasan mo. Itong linggong ito, mga kapatid, mararanasan mo ang pinakamasayang linggo ng buhay mo. Umasa ka, huwag kang hihinto, ililigtas ng Diyos ang sambahayan mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! 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 Magandang umaga po, and God bless sa bawat isa sa atin.